blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Ngayon po ay ikalawang linggo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay at nais ko kayong imbitahan sa pagninilay na ito. Naramdaman nyo ba na para kayong mag-isa o parang iniwan o parang hindi mapakali sa isang bagay? Alam niyo nung mamatay si Jesus, ito yung pakiramdam ng kanyang mga apostol. Ngunit sa gitna ng kalungkutan at takot, nagpakita si Jesus sa kanila at ambati, sumainyo ang kapayapaan. Marahil, kaya ganito ang bati ni Jesus para pawiin ang takot sa kanilang damdamin, parang pawiin ang kalungkutan sa kanilang damdamin. Ang kapayapaang dala ni Jesus ay iba sa mga bagay na nakukuha natin sa mundong ito, mga material na bagay, na akala natin nagpapakalma sa atin ng tuluyan. Ngunit mga kapatid, ang presensya ni Jesus sa ating buhay ay siyang tunay na nagpapakalma sa ating pang-araw-araw na buhay. Gaano man karami ang kayamanan natin, gaano man karami ang dilatang na i-stack natin sa ating mga tahanan, hindi yan sasapat para iligtas ka sa COVID-19. Ang bati ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan ay nagpapaalala na tayo ay dapat manalig sa Kanya. Tayo ay maniwala sa Kanya. At si Jesus na buhay, sapat na. Lord, Ikaw lang, sapat na. Kaya sa gitna ng dilubyong dala ng COVID-19, si Jesus ay laging naririyan para sa iyo, para pakalmahin ka, para samahan ka. Si Jesus lang ang gabay natin. A blessed Divine Mercy Sunday. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-hashtag. Alam niyo po, ngayong second Sunday of Easter, mapalad po tayo dahil muli po natin na anyayahan ng ating kapatid na si Kuya Abet, no, na alam po nating very active sa ating parish, no, at pati na rin po sa ating diocese sa media ministry. Happy Easter, Abet. Happy Easter po, Bishop. Alam mo, kaya ka namin na imbitahan ngayon, no, kasi maganda yung gospel natin, no. Ito'y palagi tuwing Divine Mercy Sunday na dineklara po nito St. John Paul II, no, sa inspirasyon din ni St. Faustina. Ay alam natin ito yung pagpapalalim ng ating faith, no, kasi yun namang tulong at awa ng Diyos, no, ay talagang pinararamdam niya ngayong Pasko ng pagkabuhay, muling pagkabuhay. At yung ebanghelyo nga natin nasubukan sa kanyang pananalig, no, ay si Tomas, Santo Tomas, no, kaya nga ang tawag, ewan ko nga ba tinawag sa kanya, sabi daw eh Tomas, twin, kambal, ang tawag kambal. Siguro, mayroong kakambal din ng buhay natin, no? Yung isa sa kambal, yung nananalig, yung isang kakambal, yung nagdududa, no? Kasi ang tawag nga sa kanya ay doubting Thomas, no? Kasi hindi naman mawawala sa ating buhay na katulad din natin siya, no? Nagdududa kalimitan pag may mga dumadating na pagsubok sa ating buhay. Pero sa bandang huli, hindi naman nagkukulang ang biyaya, ang awa ng Diyos, ang grasya ng Panginoon. Namumulatan tayo at nasasabi din natin, katulad ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. No? Kaya ka din namin naanyayahan kasi matindi yung naging dagok sa iyong buhay nung namatay si Alex. No? Naalala mo noon, naimbitahan kayo namin na sa isang episode din ng Hashtag Blessings. Kasama, no? Yung bunso ko. Oo, kasama yung bunso mo.
Gano'ng katagal na ba simula nung nawala si Alex? 1 year mahigit na, Bishop. 1 year, okay. 1 year mahigit, no? Balikan muna natin yung nakaraan, no? Nung dumating itong malaking krisis sa buhay mo, sa buhay ng inyong pamilya. Ano pa yung naranasan mo, lalo na kung konektado ito sa pananalig mo sa Diyos? Alam mo, Bishop, napakasakit. Mahirap kasi naglilingkod ako sa Panginoon. Naglilingkod ako sa dito. And napakahirap para sa amin, pamilya, kasi nagtatanong ako, Lord, bakit? Bakit ako pa eh? Yung anak ko naglilingkod din. Kami, mga anak ko. Sabi ko, may malaki ba akong kasalanan na gawa sa iyo? Kasi wala sa hinahong ko, Bishop, na mangyayari sa buhay ko yun. Kasi tiwala ako sa Diyos na andyan siya lagi sa akin, nakasubaybay at lagi akong ginagabayan. And yun, masakit sa akin. Nagkaroon ako ng doubt na may Diyos pa ba? Mas lala ko natas nung sinabi ng anak kong panganay na, pa, wala naman Diyos eh. Bakit niya kinuha si Alex? So yun, napakahirap. Niisip ko nga, no, kasi yung nangyari sa iyo noon na ikwento mo nga, no, hindi mo maubos maisip na si Alex, kikitili niya yung sarili niyang buhay, no? Pabisa. Hindi natin maunawaan bakit. Kasi lalo na ngayon, no, ilan sa ating mga kabataan ay kung ano man ang sitwasyon sa kanilang mga mental health issues, no, ay dumadaan sa depression, no? At pagkatapos naiisip na lang na magpakamatay, no? Hindi talaga natin maunawaan. Tapos nangyari nga ito, naalala ko nga si Alex nga noon, 'di ba? Kasama natin 'yan. Nagsisir pag nagte-taping tayo dito sa #blessings, napakaya. Nagme-makeup pa sa akin 'yan pag mayroon nasa set. Naisip ko ano, bakit nangyari ito, no? Kaya nung nagkikwento ka, parang totoo, no? Dadaan ka dun sa proseso, hindi lang yung bakit eh. Yung may Diyos ba, no? Yung kanta yata ni Gary Valenciano, yung natutulog ba ang Diyos? Pero hindi lang natutulog ba ang Diyos, kasi ang premise nun, may Diyos. Mm-hmm. Pero yung pagtatanong, ba't kinuha sa akin yung mahal ko sa buhay, yung anak ko, yung kapatid ko? Sabay, talagang itatanong mo, may Diyos ba? No. Ang hirap nung ganun, pagbabalikan natin yung nakaraan, ano? Bukod sa masakit na karanasan, yung pagtatanong. Yung pagtatanong. No? At di ko nga maubos maisip din yung dinaanan mo noon. No? Kasi active ka sa simbahan. Yung mga anak mo rin, active. Okay. Diba? Nagse-serve sa church. Tapos dadating to at mismo si Alex na pumanaw, active din. Ba't niya magagawa yun? No? So, meron ka mo bang ma-share na parang talagang negative na nangyari sa'yo noon? Ayun niya, Bishop. May times na sabi ko, ayoko na. Ayoko na mag-serve. Ayoko na magpunta ng simbahan. Parang yung konting misam, may konting problema na ano, talagang ayoko na, sabi ko. Wala naman, hindi naman totoo yung Diyos eh. Oo. Wala. Sabi ko, hindi yan totoo. Parang kahit ayaw mo sabihin, lumalabas eh, no? Lumalabas. Kasi siyempre tayo, God-fearing tayo. Okay. Sumasampalataya tayo, nagsisimba tayo, nagseserve tayo kay Lord. Pero para sabihin natin, walang Diyos, ayaw ko na mag-serve, gusto na natin mag-give up, dadating eh, no? Opo. Dadating sa'yo. Darating yun. Talaga, Bishop, na hindi mo sinasahan na parang gusto mo nang tumalikod. Misan, ayoko nang magdasal eh. Okay, oo. Ayoko nang humarap sa mga santo. Misan yung gusto ko nang sabi ko, ano kaya pamigay ko na itong mga santo rito? Hmm. Dadating eh, no? Kasi kapag ganun yung crisis of faith, marami ka hindi maunawaan eh. Naalala ko nga noon, di ba, no, si Pope Francis pumunta rito sa Pilipinas, tapos bumagyo din dun sa Tacloban nung pumunta siya. Tapos,
naikwento nga niya na yung pagpunta niya ay tungkol nga dito sa pagdamay din niya sa mga nasalanta nung super typhoon na Yolanda. Parang, siyempre, wala rin siyang sagot eh, sabi niya eh, pero parang pag tinitignan na lang ang krus sa katahimikan, nandun ang sagot eh. No? Parang doon ka na lang titingin at parang sinabi nga ni Pope Francis eh, nauunawaan kanya. Hindi kanya hinuhusgahan. Minsan iniisip din natin yun eh. Tama bang magduda? Tama bang mag-question? No? Tama bang magtanong? Tama bang magsabi na walang Diyos? Tama bang sabihin na ayoko na? Magigiba pa ako? Tapos yun nga, nung naalala ko nga yun, nung sinabi nga ni Pope Francis yun, yung bang sa katahimikan, hindi ka huhusgahan ng Panginoon. Nauunawaan kanya. Nauunawaan niya yung pinagdadaanan mo. Naiintindihan niya na masakit. Parang naiintindihan niya kung ba't nagdududa ka. Naiintindihan niya kung bakit parang gusto mo nang bumigay. No? At siyempre sa panahon na ngayon, naiisip ko lang ha, hindi lang 'di ba ikaw ang iniisip mo pati yung mga anak lahat, mo. Oh, lahat po kami, oh. Pati asawa ko. Mm-hmm. At tatlong anak ko. Taminsan nagtatanong din ako, Bishop, sino ba ang pwede kong sisihin? Ang Diyos ba o sino ba ako ba? Sino ba? Kasi naghahanap ka ng rason noon eh, naghahanap ng rason eh kasi kanino ka nga bababaling, no? Kasi mahirap pag may question mark eh. Opo. Maganda kung may period ba, di ba? Pag may question mark, napakahirap. Kaya naghahanap ka ng kasagutan sa isang negatibong di mo maunawa ang karanasan eh. No? Kaya nga, sabi nga nila, no? Kung ang life mystery, ang death mystery din. May hiwaga. At dumadating sa buhay natin yung iniisip natin, no? Ano nga ba ang sagot sa tanong? Mga ka-hashtag, medyo mabigat po yung ating talakayan, no? Pero sa kwento pa lang ni Brother Abet, parang lalong nagiging klaro na sa ating mga pagtatanong sa mga ganitong sitwasyon, mga pagdududa, sa ating mga pagsubok sa pananampalataya, mga crisis of faith, minsan nakanga tayo, nakatulala, minsan hindi natin alam kung ano ang sagot, pero siguro sa susunod na pagpapatuloy ng ating episode, tignan natin kung mayroong liwanag sa dilim, na kung katulad ni Santo Tomas, sa kanyang pagdududa magkakaroon din ng kaliwanagan ang kanyang pananalig kay Kristo. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Mapagpalang Divine Mercy Sunday po sa ating lahat. Balik po tayo dito sa ating episode, mga ka-hashtag. Brother Abet, medyo na mabigat yung ating kwentuhan kanina, no? Pasensya ka na, no? Na napabalik tayo sa nakaraan. At kung iisipin nga natin, napakasakit nung nakaraan, no? Pero siguro magandang tignan, no? Na merong parang hamon sa atin, no? At merong sinasabing dapat tanawin na hindi lang negatibo kundi positibo, no? Tanong ko lang, no, sa gitna ng lahat, nagbalik tanaw tayo, dumaan ang panahon, eto na ngayon, at may mga dadaan pang mga araw, dadaan ang panahon, no? Masasabi mo bang may magandang nangyari o may liwanag sa gitna ng dilim? Po, Bishop, meron naman, no? Kasi yung tanong ko nga, kung may Diyos,
dapat ko bang sisihin ang Diyos? Sabi ko, napag-isip-isip ko rin na sabi ko, parang mali ako. Kailangan ko bang sisihin ang Diyos? Kailangan ko bang magrebende sa Kanya? Kailangan ko bang mawalan ng pananampalataya? Ang ginawa ko na lang namin, Bishop, ginawa na lang namin inspirasyon ng anak ko. Naandyan siya, kumagabay sa amin. And tumutulong saan man kami naandun. And ayun, unti-unti kami nag-move. Parang tingin mo hindi siya nawala, parang naging angel parang sa inyo. Parang siya pa rin, no? Dahil pagka nandito ako nagsaserve dito ko sa media, parang pakaramdam ko, kasama ko siya. Kasama ko rin sa ICC, pagka nandun kami, malaki ang event. And yun, nagiging inspirasyon na lang sa amin. Yung mga ginawa yung kabutihan, kabaitan niya, despite sa mga nangyari. And yung katanungan ko, sabi ko, hindi ko dapat sisihin ang Diyos. Siguro. Kasi, salamat ako, itinirapan tatlo sa akin. At buhay pa rin kami. At simpleng buhay lang kami. At yung anak buhay namin, katulong din sa amin kahit napapaano. So, sabi ko, handiyan pa rin ang Diyos sa amin. Unti-unti, sabi ko, sariwa pa sa amin yung santon na higit eh. Pero, pinipilit namin maging maayos lahat. Abi, tanong ko lang, meron bang parang naging support system para makatawid ka dito? Kasi crisis of faith eh. Tama, sabi mo nung may pagdududa, dala ng matinding dagok sa iyong karanasan. Pero, meron bang mga nakatulong para makalampas ka sa dinaanan mong matinding crisis na to? Bishop, makasama ko sa BEC. Okay. Malaki na itulong sa akin. Mga kapitbahay ko rin. At sa pag-resolve paano sila ko, nakatulong? Financially, moral, malaking na itulong nila sa akin. Lalo sa yung times na ano namin, nandun sila sa amin lagi. Lagi akong ginukumusta, pinupuntahan doon. Kasi siyempre, mga kamag-anak din namin. Pero malaking bagay yung BEC sa akin. Malaki na itulong sa amin. So, sa kwento mo pa lang, parang lumiliwanag, no? Nandun pa rin ang family, nandun ang Christian community. Apo. Parang simbahan, church. Apo. Na masasabi nating naging daan para makita mong muling nabuhay si Jesus. No? Kasi si Tomas eh, no? Nung wala siya, nung dumating ang Panginoon, kasi sabi niya, hanggat di ko nakikita yung mga marka ng sugat niya sa mga kamay, paa o tatagliran, hindi ako maniniwala. So, yung isang pagkakataon, nung yun, nandun na siya at pinahawak sa kanya yung kanyang mga yung kamay ni Jesus, yung tagliran niya, yung mga natuyo yung sugat, napabulalas na lang siya. Panginoon ko, Diyos ko, my Lord and my God. Siguro, iniisip ko lang, no, para sa ating mga taga-nood, taga-pakinig, no, dumating ba yon sa iyong buhay, katulad ni Tomas, na nasambit mong Panginoon ko, Diyos ko, at nagkaroon ng pananariwa yung iyong pananalig sa Diyos? Bishop, doon ko nakita sa mga kasama ko sa BEC, yung pananalig ko muli na may kasama pala akong yun, naglalakbay. No? Mm-hmm. Kasama ko rin pala si Kristo sa aking paglalakbay. Kasi kung siguro wala na si Kristo buhay ko, siguro wala na rin akong mga kasama dyan sa community namin, sa BEC. Ayun, sabi ko, kailangan maibalik ko yung pananalig ko at mas lalong dumibay dahil may mga anak pa akong kasama sa community at saka sa, dito sa simbahan. Natutuwa nga ako pag nakikita kitang parating kasama dito at naglilingkod, no? Lalo na, no, alam naman natin, mga pastoral visit natin, on-call ka, yung sigasig mo bang mag-serve pa at i-cover yung mga church activities natin. Parang sabi ko, sa mga dinaanan mo,
hindi pa rin nawala yun, no? Nandun ka pa rin. May sinabi ang Panginoon, ano, kay Tomas. Sabi niya, Tomas, mapalad ka sapagkat naniwala ka kasi nakita mo ako. Pero mas mapalad yung naniniwala pero hindi ako nakita. Eto tayo, no? Yung karanasan naman noon ni na Tomas kasama yung mga apostol, hindi pareho ng karanasan natin ngayon. Apo. Pero parang mas malalim pa eh. Mm-hmm. Kasi dun sa iyong dinaanan, parang buhay na buhay si Jesus. Parang si Jesus na muling nabuhay, karanasan mo sa pamilya mo, karanasan mo sa iyong pamayanan. Parang lumiliwanag na ang Panginoon ay muling nabuhay sa iyo. At masasabi mo pa rin, Oo Panginoon, ako'y nananalig sa iyo. Abet, alam mo, maganda yung iyong sharing, no? At natutuwa nga ako, isipin mo, sabi mo nga, it's been a year, o dumaan, no? Sariwa pa din ang sugat, pero kahit papano, may pinanghahawakan ka. Madaling sabihin, kapit sa patalim, eh. Pero sa karanasan mo ngayon, kapit kay Lord. Kapit kay Lord na muling nabuhay. Maaring katulad ni Tomas, nasalat yung mga tuyong sugat at may mga sugat ka pa rin sa iyong puso, sa mga anak mo, sa asawa mo, nahahawakan pa rin yung sugat. Pero sa gitna ng lahat, klaro sa iyo na ikaw ay nananalig. At patuloy na mananalig sa Diyos. Magdasal tayo, Kuya Abet, no? At ipanalangin natin hindi lang si Alex, hindi lang ang pamilya mo, kundi lahat ng ating mga manonood at nakikinig na nangangailangan na muling manariwa ang kanilang pananalig kay Jesus na muling nabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pinakamamahal namin, Panginoon, tinataas namin hindi lang si Abet, hindi lang kanyang buong pamilya, hindi lang si Alex na kasama mo na sa buhay na walang hanggan, kundi kaming lahat na maaaring dumaranas o nakaranas ng kakulangan ng pananalig o pagdududa sa iyo sa gitna ng matitinding dagok sa aming buhay. Pero alam namin na parte ito ng aming buhay, ng aming pagkatao, ng gulong ng buhay. Sa gitna ng lahat, hipuin mo ang aming mga puso. Hilumin mo ang mga sugat ng pagdududa, ng pagtatanong, mga sugat na maaring nakapaglugmok sa amin sa kasalanan. Alam namin na ikaw ang hahawak sa aming kamay, puso at buong kaluluwa. Itaas mo kami, Panginoon, at kung ano man ang dinadaanan namin, mga mahal namin sa buhay, masabi namin, sa gitna ng lahat, sa katapusan ng lahat, Panginoon ko, Diyos ko. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. #blessings Our lives are gifts from above. #blessings You fill our hearts with love. #blessings Our lives are gifts from above. #blessings You fill our hearts with love. Ano ang kahulugan ng pangalang Tomas? Ang salitang Tomas ay hango sa salitang Hebreo na tuam
na ang ibig sabihin ay kambal. Di ba po parang may kambal na kalooban si Tomas? Isang akala natin naniniwala, pero nagdududa. Ang pagdududa ni Santo Tomas ay lalong pinatunayan sa Ebanghelyo ngayon nang sabihin niyang, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya." Pero nang magpakita na si Jesus sa kanya, at pinahawakan ang tuyong sugat sa kanyang tagiliran at sa kanyang mga kamay, isa lamang ang kanyang naibulalas, "Panginoon ko at Diyos ko." At ano ang sinabi sa kanya ni Jesus? "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nangakakita, gayon may naniwala." Kung gayon, mas mapalad po tayo. Mas blessed po tayo. Bakit? Dahil si Jesus, hindi man po natin nakita noong panahon niya at panahon ni Tomas, tayo pa rin ngayon ay nananalig sa kanyang muling pagkabuhay at nagtitiwala na kasama natin siya ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love.